Hello there. For this interview, I invited a model and Mutya ng Pilipinas Top Model of the World 2017. Please welcome Hannah Khayle Iglesia. Hi, Hannah! Hello, Direk! Good day! Kumusta? Kumusta? Tagal na natin din nakikita dahil sa pandemic. Kaya nga po, Direk. Nakakamiss na yung ano yung mga shows dati, yung halos everyday. Merong trabaho. Oo, diba? Diba? Hindi bali, okay lang yan. Babalik na naman. Okay na naman ang sitwasyon, bumababa na ang rate, diba? Ay ano na lang, tiis-tiis na lang tayo, konting panahon na lang. Eh meron ka naman racket bukas kay Raymond. Oh. Anyway. Hannah, para lang sa kapakanan ng viewers natin. Tell us something about yourself. Are there important details about you? Sino ba si Hannah Iglesia? Hello everyone. Ako si Hannah Khayle Iglesia. I've been a model for about 9 years, almost 9 years na rin, Direk. I know. Aside from modeling, nag-aano din ako, nag-beauty pageants. And ano pa nga ba? Mostly for now, ang ginagawa ko ay nag-start ako ng business ko. Pero syempre, kung ako yung tatanungin, namimiss ko pa rin yung modeling kasi yun yung number one na gustong-gusto kong ginagawa talaga. Tsaka aminin na natin, masaya. Diba? Kahit na medyo minsan napapagalitan, pero masaya overall. Diba? Yun ang katotohanan. Diba? So, tas, na-discover ka, you were 16 years old nung sumali ka sa Body Shots 2014, no? And nag-top 8 ka doon. Nag-top 8 ka, oo. Ayun, nung bata ka ba, yung ba yung pangarap mo maging modelo? Actually, direct nung bata pa ako, yun na talaga eh. Kasi nung lumalaki ako, naaalala ko, lagi ko naririnig.
yan yung batang yan, magiging beauty queen yan, pang model yan, kasi antangkad. Pero siguro nung habang lumalaki ako, tapos may mga napapanood ako mga fashion shows, nai-inspire ako ngayon dun sa mga napapanood ko. And dahil nga din dun, syempre, trinay ko yung luck ko. Actually, din direct, trinay ko siya nung 14 years old pa lang ako. Kaso, medyo chubby-chubby pa kasi ako nun. So, hindi ako nakakapag-book talaga ng fashion shows kasi nga kailangan ko pa i-improve masyado yung ano ko, yung pangatawan ko. Tapos nag-adjust pa ako ng ano. Basta ang dami ko rin pong pinagdaanan nun direct bago ko nakasali sa body shots. And thankfully, nakasali rin ako kasi naging big step yun sa akin into being a model na kung ano ko ngayon. Oo naman, Diyos ko naman, sa height mo, paano pa mai-ignore, Hannah? How can we ignore you sa ano mo, sa itsura mo, sa height mo, and the right measurements, no? Magang masaya kasi you had the right measurements. Ngayon, after that, sumali ka na sa Mutya ng Pilipinas, Makati pala muna, and then nanalo kang first runner up. Tapos noon sumali ka sa Mutya ng Pilipinas 2017 at nanalo ka ng Mutya ng Pilipinas Top Model of the World. Ano yung deciding factor? Bakit pumasok ka sa pageantry despite being an upcoming model noon? Yung panahon na yun, pagpakit ka na eh, di ba? Bakit nag-decide kang pumasok sa pageant? Honestly speaking, direct, hindi talaga pumapasok na sa utak ko that time yung pagiging model. Eh, yung pagiging, ano, pagsali sa pageants. Ang nasa utak ko kasi noon, modeling. Okay. Ano siya direct? Personally, ako noon, hindi ko talaga preferred yung pagsali sa mga beauty pageant. Mm-hmm. Parang mas nakikita ko kasi yung enjoyment sa ano, sa pagsali sa mga modeling. Pero, in a way, parang nag-i-enjoy na ako. Hindi ko napansin, nag-i-enjoy na pala ako nung nag-start ako dun sa Miss Makati. Nung for Mutya ng Pilipinas, naalala mo nung direct nung kinontak niyo pa ako. Diba? Sabi ko, halika na. Yes, direct. Ang laki rin nung naitulong niyo para mas lalo ko i-push yung sarili ko kasi medyo may mga insecurities. Syempre, hindi may iwasan may mga insecurities din ako sa katawan. No, lahat naman tayo. Thankfully, syempre nandyan kayo, yung parents ko, yung mga friends ko, na lagi ko in-encourage na, sige, kaya mo yan, lumaban ka, pang ano ka rin naman, hindi ka mauhuli. So, ganun yung support mo, especially from family, talagang in-encourage ka nila. Yes, o kaya malaking bagay yun, Hannah. And then eventually nga, nanalo ka pa rin ng modeling title, Model of the World, di ba? So, hindi pa rin talaga beauty pageant, di ba? Hindi rin ako makapaniwala na nanalo ko na sa totoo lang direct kasi yung nasa utak ko na lang noon, i-enjoyin ko yung ano, i-enjoyin ko yung pageant journey ko. So, laking pasasalamat ko na nanalo ko. Tapos nakakuha pa ako ng crown. So, oo nga. Yung nasa utak ko, sabi ko, i-enjoyin ko lang. Tapos nakakuha pa ako ng crown. Ang dami kong na-achieve. Tapos inilaban pa ako. Tapos nabigyan pa ako ng honor na i-represent yung Philippines. Kaya sobrang hindi ako makapaniwala to the point na nung nandun ako, nung lumalaban ako, nasa utak ko, para ako nananaginip pa rin ng eh, yun na nga, Hannah, hindi ka napadala sa Top Model of the World but you were sent to Asian International Supermodel 2017 and luckily, nag-first runner-up ka dun, di ba? Paano yung nararamdaman mo nun competing with different models from around the world, tapos in a different country, tapos ikaw lang nag-isa, di ba? So parang, how did you feel na ikaw lang nandun, tapos China pa, tapos ang dami mong kompetensya, madaming kasali. Ano yung nararamdaman mo? Na-overwhelmed
overwhelm ako direct. Sobra. Tapos, mag-isa, yun yung first time ko na lumabas ng bansa. Tapos, at the same time, wala pa akong kasama. Tapos, syempre sa China, syempre sila, hindi nila, parang hindi nila field of expertise yung pagsasalita ng English. So, nangangapa talaga ako nun, Derek. Hindi ko alam kung paano ko mahanap yung pupuntahan ko. Nagkaroon pa nga ng issue back then nun eh. Ay, bakit? Bakit? Ano nangyari? Ano, akala po nila nagkaroon ng problem sa flight ko. Okay. Kasi yung time na sinabi nila, wala pa ako. Hindi nila alam, na-delay lang pala. Yung flight ko. Nagpa-panic na sila, ano noon, sila Ma'am Hems, yung president. Oo. Yeah. Okay. Oo, anong time na yun, no? Mm-hmm. Siyempre sila Majin, di ba? Sila Maricel. Alam mo naman yung mga yan, talagang super sipag din, di ba? Mm-hmm. Love ko talaga yung mga yan eh. Anyway, Hannah, ano yung lessons na nakuha mo from joining modeling competitions and pageants? Ano yung pinaka-importanting lesson na natutunan mo? Ang masasabi ko, Direk, ang pinaka-importanting lesson na natutunan ko is be confident about yourself and never compare yourself to others. Kasi dapat lagi yung tinatandaan na may iba't iba kayong mga skills and qualities na nagiging dahilan kung bakit kayo nagiging unique or maganda in your own way. So dapat yun yung ini-embrace nyo instead na tumitingin kayo sa mga achievements ng iba, sa itsura ng iba, mag-focus ka sa sarili mo. Kasi the more na mag-focus ka sa sarili mo, the more na mag-shine ka, the more na mapapansin ka, the more na mas marami kang magagawa. Kumpara sa ikukumpara mo yung sarili mo, kakatingin mo sa iba, wala, sila lang. Makikita mo, ay, ang dami na nagawa ni ganito, ang dami na nagawa ni ganito. Masalo mo pa pumabain lang yung self-esteem mo. Huwag mong i-compare. Kasi iba ka eh. Iba ka, iba sila. So, just go on with what you're doing, di ba? Para lang tuloy-tuloy, walang mga problema, walang kung ano-ano. Anyway, isa ka sa mga in-demand models, no? Sa panahon ngayon, no? Alam ko yan. Marami ka nang nagawang major shows for major fashion designers. Ano sa tingin mo yung qualities? Yung qualities mo, both physically and personal, ang nakikita nila, bakit kinagawa ka nilang busy? For me, Derek, hindi lang yung dahilan nun is yung height ko and yung lunong ko sa paglalakad sa runway. It's more about the attitude that you have ko kapag nandun ka sa work, sa backstage. Kasi yun yung number one na bagay na kinoconsider nila. Kapag meron kang attitude, hindi ka magtatagal sa industry eh. Correct. And syempre, Direk, ang dami kong natutunan sa'yo, lalong-lalo na sa professionalism pagdating sa time. Ayan. Naano na ba kita nun? Napagalito na ba kita sa oras niya? Direk, nagkaroon ako na, naalala mo yung sa Antipolo, ayun. Oo nga. I remember. Hindi, okay na yun. Alam mo naman ako, 5 minutes lang, wala na yan. So, at least coming from the horse's mouth, ikaw isa sa mga in-demand models, yun ang iyong masasabi, no? Bakit ka nagiging busy? So, hindi lang ito physical, kundi yung kalooban mo, di ba, bilang tao. Importante din yun eh, di ba? Hindi lang pwedeng puro mukha lang or katawan lang eh, di ba? Oo. Tapos so, Hannah, kita bilang isang napakabait na bata and I think yun ang isa sa mga assets mo kung bakit natutuwa ang mga tao sa'yo, no? Yung quality na madali ka kang, sinasabi na madali kang katrabaho, hindi ka pasaway, di ba? Sa tinagal-tagal mo na sa industriya, minsan ba na-frustrate ka din? If ever, ano naman ang sanhi ng frustrations mo? Syempre, Direk, hindi naman nawawala na nagkakaroon din ako ng frustrations. And like nung sinabi ko kanina, syempre lahat naman tayo merong mga insecurities din sa katawan. Kahit na ganito yung itsura ko, kahit na parang okay ako or positive ako all the time, syempre, at the end of the day, merong mga pagkakataon na gusto ko pang i-improve. And
syempre, hindi rin naman ako papabata and ang daming mga pumapasok na mga new models sa industry. So, yung nagiging frustrations ko is, paano na yung mga dapat na gagawin kong self-improvements para hindi ako mahuli and para hindi ako makakalimutan ng mga brands and mga designers. Yun, yung mga ganun direct. Syempre, tama. Kailangan always on your toes, di ba? Hindi ba pwede maipag-iwanan, di ba? Oo. Tapos Hannah, ano, di ba graduate ka na, nag-aral ka, nagpunagi ka, I saw you. So minsan may magiging honest ka naman, sinasabi direct, di po po pwede kasi may school, di ba? So natapos mo na yan at may diploma ka. Malaking bagay yun na may hinahawakan tayong diploma, tayong lahat. Diba? For that matter. Ano ba ang future plans mo pagkatapos ng modeling? Ano ba ang need? Kunwari, naka 9 years ka na, diba? Tapos nag-decide ka ng 10th year. After the 10th year, exit ka na. Saan mo nakikita ang sarili mo? For now, Derek, ang ginagawa ko is nag-aaral ako regarding sa online business. Kasi syempre aware naman ako na hindi ako forever na magiging bata. So ngayon pa lang, tinatry ko nang alamin yung mga basics regarding sa paghahawak ng isang online business para habang tumatagal, masanay ako and hopefully mapalaki ko siya. Ako naman na strike while the iron is hot, di ba? So kung ilang taon ka pa lang ngayon, 23, 24, di ba? Malaki 24, pa. 24, direct. Oo, malaki pa yung lugar mo. Malaki pa yung space mo. Para marami ka pang magagawa. Pero at least naka-prepare ka na, di ba? Kung ano man yung any eventuality. Kasi after this pandemic, we're looking forward to better times, di ba? Meron ka pang panahon para ayusin yan hanggang age 30, di ba? Yun na yun eh. Pero at least nagsimula ka ng mag-invest, di ba? Yun. So, yes, sino, Hannah, is there any particular person or persons or bagay na nakaka-inspire sa'yo? Siyempre po yung mga magulang ko. Yung parents ko kasi sila yung number one na sumusuporta sa akin dito sa modeling. Kaya sobrang thankful ako sa kanila kasi hindi ko nararamdaman masyado yung pressure and instead nararamdaman ko yung support ang binibigay nila sa akin pagdating dun sa mga life choices ko, which is a big factor po pagdating dito sa ginagawa ko. Kasi siyempre sa kanila ako kumukuha ng lakas tsaka ng inspirasyon para magpatuloy tsaka gawin ko po yung better coach and every time. Ako, salamat din kay Mami at Daddy, no? Laki ng support nila sa iyo, no? Malaking bagay yan, Hannah, eh. Even sa ano, sa psychologically, malaking bagay yun for you to go on and go on. Kasi kung wala silang support, paano na, 'di ba? So, thank you rin kay Mami and Daddy mo na they've been very very supportive of your endeavors. Ngayon, ano naman na pwede mong sabihin sa mga co-models mo ngayong dumaan tayo sa hindi magandang experience of the pandemic? Ano bang ma-advise mo sa kanila? Kasi at least ikaw na-survive mo, di ba? Na ano mo. So, here wala tayong kita lahat eh, di ba? So, anong ma-advise mo sa mga kapwa mo modelo na hanggang ngayon hindi pa rin makabangon? Ma-advise ko, Derek, never give up and keep on fighting. Wala man nakukuhang work yung iba sa atin. It doesn't mean na dapat mag-quit kayo or mag-stop kayo sa kung ano yung dinidream nyo. Dapat mas lalo kayong ma-motivate na gawin yung best nyo, i-improve nyo yung sarili nyo, especially ngayon na marami kayong time sa sarili nyo. You can do different workouts to tone your body. You can also watch different videos in order for you to know kung ano yung dapat nyong gawin sa mga castings. Ayan. Para kapag ma-normalize na ulit yung, or mabalik na tayo ulit sa dati, hindi na kayo mahirapang mag-adjust ulit. Pag pumunta kayo sa mga castings, ready na kayo. Correct. Oo, no? Tsaka ako personally, I would advise everyone to be active in social media. Kasi alam nyo ba, yung mga bookers sa abroad, naghahanap sila sa Instagram. So, yes, ano lang,
go lang ng go, hindi natin malaman. We can really cannot tell, di ba? Si ano, si Ken, si Merit, dun lang na-discover sa Instagram eh. Di ba? Doon naman siya, tapos tinawagan na siya ng Wilhelmina. Di ba? Hindi natin alam. Hindi natin ano. Tapos, yes. friends lang ng friends with people who are connected. So, kung alam mo may connection yung tao, why not? I-friend mo. Di ba? Para makita ka. Yung ibang, yung mga agencies, di ba? Yung mga ganon, di ba? And then, yes. Sa mga girls na gustong sumunod sa yatak mo, di ba? Anong best advice na maibibigay mo sa kanila? Ito yung mga wala pa, nagsisimula pa lang. Anong best advice na mabibigay mo sa kanila? Huwag kayong panghihinaan ng loob. Yun talaga, huwag kayong panghihinaan ng loob. Hindi porket na hindi kayo na-book for a certain job, it doesn't mean na wala na, hindi na kayo good enough. Instead, use that as a motivation para mas lalo nyong mapagbuti yung sarili nyo. Alamin nyo yung mga key points kung bakit hindi kayo nakuha. And then, use those key points para the next time na pupunta kayo is mas lalo, mas maipresent nyo ng maigi yung sarili nyo. Kasi, syempre, ako, kahit na matagal na ako sa industry, na-try ko rin, for 2 years actually, na laging puro ko rejections kasi aware din naman ako, marami akong mga bagay na kailangan ko pang ayusin that time. Hindi porket na ginusto mo, makukuha mo siya kaagad. Kailangan, may hard work talaga, pagtatrabahuan nyo talaga siya. Ayan. Hard work is the key talaga. Of course, at saka dapat sumunod lang sa tama, di ba, kung ano yung tama, di ba yun ang gawin, yes, di ba? Yes, tsaka huwag gawing negosyo yung industry na para sa kung ano-ano man, di ba? So just work hard and do your best always. Kasi for all we know, you can be the next. Diba? Hindi naman natin masabi eh, di ba? Ikaw ba, inisip mo ba nun after body shots, you can be one of the in-demand models where you are now? Naisip mo ba yun dati? Di ba? Di ba? Pero ayun lang talaga, sa mga viewers, let me just tell you na itong si Hannah, never ako nagka-problema. Meron man, I taught her lesson. Pero, hindi siya nagtanim, hindi siya nagtampo, and yet, tumuloy pa rin siya. That is what professionalism is all about. Diyan, doon ako nagbaw sa batang yan. Doon talaga ako nagbaw. Kasi, despite being late, dumating siya doon sa venue ng show, ginawa niya pa rin ang show kahit na may kapalit na siya. See, that's what professionalism is all about. I hope that the young girls out there who would like to be in the shoes of Hannah will take one or two lessons from this interview. Sana nakinig kayo kasi totoo lahat ng sinabi niya. I mean, kaya gusto ko yung interview kasi nanggagaling mismo sa inyo ang sagot. Hindi sinusulat. Ang sinusulat kasi pwede imbento eh. Diba? Pwede nagkamali ng detalye. Yes, yes. Pero ito mismo galing sa bibig ninyo, sinabi ninyo. So I hope those who are watching will take a lesson or two from Hannah Iglesia. So ladies and gentlemen, thank you for watching, and thank you Hannah for saying yes to this interview. Okay, I wish you the best. Thank you, Derek. Magkita pa tayo after the pandemic. Okay. Yes po. See you soon, Derek. Soon na yan.